Ang Lakers ang isang team na napaka-controversial ngayong off-season, lalo na nang ma-draft nila si Bronny James at kunin coach ang walang experience na coach na si Coach JJ Redick na sinasabing nakuha nila dahil kay LeBron James. At si Bronny James kaya daw na-draft dahil ginamit ni LeBron James ang kanyang kapangyarihan ayon dito kay ex-NBA player na si Stephen Hunter. Sa hindi daw nakakaalam mga amigo, ang late second round pick ay hindi daw nakakuha ng guaranteed contract lalo na bago pa magsimula ang summer league. Ang late second round pick daw mga amigo ay hindi rin nakakakuha ng 4-year guaranteed roster spot. Kaya ito daw ay talagang masamang pag-abuso ng kapangyarihan ni LeBron James at Rich Paul. Kaya malaking sampal daw ito mga amigo sa mga bata na talagang nagsisika para lamang makapasok sa liga. Ito rin daw ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay mas pinipili si MJ o kaya si Kobe Bryant over LeBron James. At kung si MJ daw mga amigo ay inabuso din ang kapangyarihan, ay pwedeng naipasok din ito ang kanyang isang anak. Pero hindi nga daw ito ginawa ni MJ mga amigo dahil naniniwala ito na dapat pagpaguran ang pagpasok sa liga, hindi ibinibigay katulad daw ng ginawa ni LeBron James dito kay Bronny James. Nilinaw niya na hindi niya daw inaalis ang lahat kay Bronny James or hindi siya na-upset dito kay Bronny. Gusto niya lang daw ipaalam na ito nga daw ay talagang manipulation sa liga at ang integrity ng liga para makapasok dito ay talagang nabahiran. Grabe naman ang mga sinabing ito mga amigo ni Stephen Hunter. Kayo ba mga amigo, naniniwala ba kayo sa sinasabi niyang ito? Hindi ba talaga deserve ni Bronny James na makapasok sa liga? May manipulation ba talagang nangyayari? Kawawa naman dito si Bronny James mga amigo kapag ganito ang narrative na inalalabas at ikinakabit sa kanyang pangalan. Opinion niya ni Stephen Hunter pero mukhang masyadong personal at napakahirap lunukin. Napakabigat mga amigo. Ang Lakers din mga amigo, lahat ng mga malalaking pangalan sa free agency ay ikinakabit sa kanila at sinasabing nag-offer ito at inaayawan sa huli. Ganon yung mga kwento na sinasabi, hindi naman daw ito mga amigo totoo at maging si Gilbert Arenas, pinabulaanan ang naturang kwento na huwag daw basta-basta maniniwala kay na Woods o kung sino man iba dyan na nagsasabi na ganon. Dahil hindi naman daw talaga nag-offer ang Lakers dito kay Klay Thompson ng $80 million o kaya ng $70 million dito kay Coach Dan Harley. Ito daw ay malaking kalokohan. Ginagamit daw ang pangalan ng Lakers mga amigo para sila ay sumikat at para ma-boost ang kanilang financial status mga amigo sa ibang team. So iba kasi mga amigo ang brand ng Lakers, talagang pag-uusapan. Sinabi ni LeBron dati na talagang malupit na player ito si Klay at DeRozan pero ang talaga daw na nakausap nila o nakipag-usap sila ay dito kay Jonas Valanciunas. Mauunawaan mo kung bakit priority nila si Jonas mga amigo dahil sentro nga ito at kailangan nila ng sentro. Subalit pumirma agad ito sa Washington Wizards kaya nag-iba ng target ang Lakers at dito nga ay napasama si na Klay at DeRozan kasama pa etong si Jeremy Grant. Narito kasi ang malungkot na katotohanan sa Lakers, wala silang financial flexibility at hindi talaga sila makakapagpapirma ng free agent dahil $45,000 na lang ang kanilang pwedeng gastusin bago masagad ang second apron. Meaning sa trade talaga sila pwedeng makakuha ng player. Si Klay Thompson mga amigo nakuha ng Mavs sa isang sign and trade na pwede naman talagang gawin ng Lakers. Kaso sabi ni LeBron, kailangan muna magkasundo ang dalawang kampo. At kahit na si Klay gusto ang Lakers kung ayaw naman ng Golden State Warriors sa player na ititrade sa kanila, malamang hindi rin ito mangyayari. At ganun nga ang lumabas na report mga amigo, ayaw daw ng Warriors dito kay D'Angelo Russell. Ayon din sa report, nagtampo ang ama ni Klay dahil hindi niya pinili ang Lakers. Ayon naman kay Klay, na-disappoint talaga ang kanyang ama at hindi nila ito
masyadong pinag-usapan pero sa huli masaya daw itong mga amigo para sa kanya. Gusto ng papa niya na umuwi siya sa kanilang pamilya pero ayon kay Clay, nasa California na daw siya sa kanyang buong buhay at gusto niya naman maka-experience ng bago at naunawaan naman ito mga amigo ng kanyang ama. Nakakapanghinayang din mga amigo itong si Clay Thompson na hindi nakuha talaga ng Lakers.